To begin the discussion for the structural aspect of your building, so what you can expect on this lesson is, first is we need to discuss the structural design of the building, then what will be the importance of that one, then the design code and the standards, then the planning considerations, which includes materials used. Okay, materials used, of course, the materials can also affect the structural, no, sa tuang building. Then, the design code specifications for reinforced concrete. Then, load considerations. Okay, framing and layout of members and reinforcement for, let us say, steel, no? Pag we say reinforcement, kinaay kalabutan ng steel diha, no? Then, the flow of analysis and the structural failures, no? Nga tuang ma-experience if mag-fail ta nga mahaom mga tuang design sa structural, no? Okay, so we need to consider that one, and also what will be the cause of that structural failure. Okay, so now let us go to the structural design of the building. So structural designing is the fundamental to the civil engineering discipline as it deals directly with the structural strength and integrity of the buildings or structures. Okay, so to tell you what class, nga the structural aspect of the building mao gyud na siya ay maghatag sa tuwa og unsa man. Okay, maghatag sa tuwa og kung sa kwan pa sa civil engineering aspect, bali mo nay magsilbing sukatan, no, kung unsa ka kamaayo nga engineer, no. Kay kung ligon ang imong building, maski unsa pa makaagian nga building, so mo nay trademark, no, so mo nay magpatunay nga ikaw maayo gyud nga engineer. Okay, so also, okay, so let me compare, no, the architects and the engineers. Although both sa tuwa class, masulti na ko nga sa architects and the engineers, civil engineer, bali gitanaw na ko ang ilahang course, ilahang kwad gitaw kanay murag ilahang sila, ilahang di man sila boss kining course subjects bitaw nga murag curriculum nila, no, nga kwan course curriculum, so almost parehas raman, no, so unsay nakalahi sila ha. So more likely class ang sa architects is more likely naka-focus sila sa exterior design, no. Then with regards sa ilahang mga design subjects, ang sa ilahang magod ang term nga design is more likely on the external, no, or let us say the look, no, or aesthetics of the building. But when it comes to the structural aspect of the building, murag mahog siya class nga sa kuan sa civil engineering mas reliable ang structural nga part sa civil engineering. Kaya nga naman, sa tuwa manggod, gi-studyhan nato na siya, gi-compute, then dayon, murag kuan ba, gi-studyuhan nato ang atong focus nato na adiha, no, sa structural aspect sa building. Whereas sa architectural is somewhat murag kuan lang, no, mubase lang sila sa certain standards, if mamit ang ilahang kuan nila, mamit ang ilahang murag bracket when it comes to area, tapos loading, okay, mo ni siya nga section ang gamiton, no, so murag more or less dili kayo sila kuan, no, fan of computation, no. So unlike sa tuwa nga tatad kita computation, daghan kita mga gipang consider, especially when it comes to mga forces, no, which includes man-made and natural, no. Okay, so mo na siya class, no. So that is why in this aspect of the building, so the civil engineer professionals are the one who take charge of this one, no. Okay, so mas makasalig ka sa mga CE, no. Anyway, with regards to the design of the building as a whole, so dili na sila magkalaban ang architect o ang engineer class. It should be nga dapat kuan na sila, no, kanang amigo, no, so dapat magkuan sila, no, mag-collaborate sa isa ka project, no. Kay ang architect sa kuan siya more likely is sa architectural nga aspect, while ang civil engineer is sa structural nga aspect. Okay, so walay kwenta ang itsura sa building kung dili ligon ang imuhang building. Og wa poy lami pod poy ang imong building, maski ligon pa na siya kung maout pod ang imong building. Okay,
So, vice versa lang, no? Okay, so why structural design matters? So, unsay naka-importansya ning structural design? Of course, obvious naman yun siguro, no? So, it deals directly with the structural strength and integrity of buildings or structures. Then, it ensures the safety and stability of structure before they add in some creative designs into a structure for visual appeal, no? Then, it ensures that the plant structure will be sufficiently strong enough to bear its intended load and withstand possible environmental conditions. Okay, so let us now consider to discuss the design codes and standards nga maoy gibasihan, no, when it comes to the designing of the structural members, no. Okay, so structural designs must comply with all national, state, or local building standards, permit requirements, and design codes. This criteria serves as the guidelines when designing a proposed project, while building codes will vary depending on location. Here are some relevant codes and standards to consider. So the first one is the American Concrete Institute. So pag kuan class, when it comes to concrete material, mo ni nga to ang basihan nga code. So we have the ECI, no? So we have ACI 318, so that is the building code requirements for structural concrete. Then we have ACI 530 or 530.1, which is the building code requirements and specifications for masonry structures. Next is we have the American Institute of Steel Construction. We have EISC. So the EISC 303, it tells about the code of standard practice for steel buildings and bridges. So kung magdiltang mga bridges, so we conform with the standard on EISC, no, 303. Then for EISC 341, so when it comes to seismic provisions for structural steel buildings. So as we know class nga, the comparison between the steel and concrete is na silay difference, no? So dili parehas ang concrete and steel, na silay kanya-kanya nga kung sa kwan pa kanya-kanya nga strength, no, or aspeto kung asa sila kusgan o asa sila weak, no. Okay, so na siya specialized nga study ana. And the EIEC mo na siya nga provision para sa when it comes to seismic, no. So lahi man ang epekto sa seismic sa concrete, lahi pud ang epekto sa steel, no. Then we have EIEC 360. So that is the specification for structural steel buildings. Okay, so another one, naapatay American Society of Civil Engineers, no, ASCE. So ASCE is gives us the minimum design loads for buildings and other structures. So kung magkwant ka, kung let us say mag-design kag building tapos dili ka sure kung unsay pilay load nga makuha nimo, magamito nimo for computation, so mo refer mo aning kung ano ASCE 7-10, that is the minimum design loads, no. So mo ni siya yung mga standard loads. Then we have ASCE 37, which is the design loads on structures during construction. Okay, so lahi man na siyang sa kuan class, kanang wala paghihimo og sa during sa construction. So kanang mga kuan class, kanang bitong ma-experience, kanang makita siguro ninyo sa Facebook nga samtang gi-construct pa lang gani siya, nagkuha na siya, no, ni collapse. Okay, so diha ka mo confirm, no, so during the construction, kay lahi man na siya, no, nga kuan kay sa part man gud sa during gi-construct pa siya. So ang tendency ana kanang di ba kung sa concrete gihulat nimo ang curing stage niya. So sa wala pa na reach ang iyahang maximum 28 days of curing, so ma-consider nato nga ang concrete nato ana nga time is medyo weak pa siya, no, wala pa niya na achieve ang iyahang 100% nga strength, no. Okay, so therefore with that situation, so kinahanglan nimo mo consider kung kinahanglan na ba ni siya ipadayon or dili, no? Kay wala pa man niya na reach, no?
So kadtong portion class or sa kadtong mga situations or kanang makitong nakita na to sa FB gani nga gabuhos pa lang gani sila na collapse na. Okay. So siguro nagbuhos sila nga wala pay sakto nga strength no ang concrete or otherwise kwan kining na failure when it comes to the scaffolding no. Okay, siguro medyo dili weak ang scaffold dili kuno medyo weak ang scaffolding gamit-gamit trag lubi nga kahoy nga moy gigamit scaffolding so muna no. Okay, so when it comes to kwan class design loads on structures during construction so refer mo sa ACE. So naman kay mga additional loads ana no during the construction. Okay. Next is the Philippine Institute of Civil Engineers or the PAIS. So the PAIS produces this national structural code of the Philippines or the NECP. So this NECP of 2015 is the latest no version of the National Building Code. Okay. So next is we have the National Building Code of the Philippines or the NBCP. So actually class ang kining NBCP murag na mali ko butang diri. It should be nga the National Structural Code of the Philippines, not National Building Code. Ang National Building Code class naghatag lang na siya mga provisions when it comes to safety and the geometric design of the building whereas ang NBCP is for the structural aspect. Both concrete and steel, no? Okay. So ang kanang NECP class kanang gikuan sa PAIS actually gikan na siya sa mga kuan no mga standards coming from the kanang sa gawas no just like EICE American Concrete Institute and EIEC no nga mga standards gi-adapt lang nato dire kay is because ang kuan man good ang situation man good ang situation man good dito sa gawas og dire is medyo lahi manggod no sa dito sa gawas mo experience sila snow samantalang diri sa Pilipinas is wala man testo so natay gipang eliminate no so kwan lang na siya no murag although almost wala sila kalahian halos pero kwan lang no kanang mura siya kadto siya nga code is more likely gi-revise siya which is gi-revise siya which is according to murag applicable siya para diri sa Pilipinas no. Okay. So then we have to go to the planning consideration. So in order to determine a concrete and sound structural design, so one should consider the following factors. Okay, first is the materials used, then the design code and specifications, the load considerations, then the framing and layout of members and reinforcement. Okay. So nganong i-consider man nato ning kuan no kining upat. Okay, first one, when it comes to materials used for structural. So, iron, no? Ang number one sa itong listahan, iron. So, it is a common type of metal used in construction because of its abundance of raw materials and can mix with any type of metal to produce a more sturdy or flexible depending on the purpose. Okay, so natay mga duha ka klase nga kuan nga iron which is cast iron and the structural steel. Okay, so why is it nga murag kuan class no consider nato ang iron. Okay, sama sa gi-mention dire is ang iron is abundant ta og supply dire sa earth no kay more likely ang earth is made of metal ang pinakadako nga porsyento sa earth is made of metal mo nang kuan no iron. Iron or copper? Okay, I'm not sure. But more likely, basta metal, no? Okay. So, what's the difference between these two, no? Cast iron and the structural steel. So, ang cast iron class is actually a type of steel that is casted sa hulmahan, no? So, mura siya og kuan ba, nga nabitong concrete bitaw, nga gimelt ang usa ka kuan, bakal, tapos gibutang siya sa hulmahan, and that will serves as the cast iron, no? So kung tahay kung mag-design ka o concrete kanang steel column, so ihaom nimo ang column according siyang dimension. Nga mura kang nag-cast bitaw similar sa paghimog porma sa concrete, no? So mo na ang cast iron.
So, ang cast iron, it is a brittle form of iron which is weaker in tension than in compression. So, and it is therefore perfect for compressive members. So, ang cast iron class is different from the another type of iron is because siya is weaker when it comes to tension but good in compression. As we know, class nga, pag if we say bakal, ang bakal is actually, ang attribute sana niya is good for tension but poor in compression. Pero lahi ang cast iron, no? Since casted siya, meaning to say, dili siya intended for tensile, no? But it is more better when it comes to compression. So, ang atuang kwande class, ang atuang iron is more likely pwede siya matawag siya nga for universal use, no? Yun nga lang, when it comes to using this type of material, medyo kuhaan siya, no? Mahal, no? Mahal ang bakal gamiton compare sa concrete. Okay. So, no? So, to continue. So, however, it is more commonly used for machine and car parts than that of construction, although it is less affected by fire due to its low melting point but is less flexible. So, medyo ang nakadelikado lang for using the cast iron is less flexible siya when it comes to kuntahay o naatay seismic load, no? Seismic or lateral load. So, dili, ang ato ang cast iron is kwan, kanang kwan siya member, dili kayo siya mukiay, no? So, kung dili siya mukiay, basig ma-break siya, no? Okay. So, it is usually around 95% iron and between 2.1% and 4% carbon and between 1% and 3% silicon. Okay, now let us go to the structural steel. So, it is used extremely widely in all types of structures. Okay, due to its relatively low cost, high strength to weight ratio, speed of construction, and has a wide variety of shapes depending on its purpose. So, steel is an iron alloy with controlled level of carbon between 0 and 1.7 carbon. So, although it is a good tensile strength, but steel is weak in fires and must be protected in most buildings and it is very prone to corrosion and rust. Okay, so kung hatagan na to comparison between the cast iron and the structural steel. Okay, so money siya ang cast iron and the structural steel. Ang cast iron class, no, sama sa kong gimension, mura siya o kung sa kwan pa, mura siya concrete nga gihulma gikan sa hulmahan, no? And, okay, so that makes it less flexible but more likely can support compression, no? Then, kuan siya, no? Kanang mas fire resistant siya compare sa steel members. Ang steel class is kabaliktaran. Mas good siya sa tension but poor in compression. Ganun man, ang steel is more likely, kung ikumpara na to siya sa cast iron, is medyo loyat siya nga klase nga bakal. Then when it comes to if ever man nga na ay seismic or lateral load nga i-apply siya, ha? So more likely kung ikumpara silang duha, si steel member or structural steel is medyo mas mukiay siya compare sa kang cast iron, no? Okay, so kiay ba, no? So muna siya. So muna siya yung mga different types of structural steel. I know murag kuan mo, I think murag mo familiar mo ani, no? Okay, so usually class, kini mga materials nga ginagamit for construction such as H-beam, okay, angle bar, ball plate, channel, zipper lens, okay, round bar, square bar. Okay, so di ba, makita man nato niya siya usually sa kanang mga trusses, no? Or otherwise, any type of construction made of steel, no? Na may uban nga dili mo gamit o concrete, instead, they will make use of steel, no? Especially kanang mga column, beams, something like that. Okay, so unsa may advantage siya na kung magamit sila og structural steel compared to column, compared to concrete. So mas nakanindot sa steel is kuan siya, no? Kanang gamay lang nga area ang iyang makonsume. So more likely mo ni siya favorite nga gamiton sa mga architects kay dili siya makonsume og space. Whereas kung concrete, the more nga dako ang iyang ginakarga nga strength or ginakuan, ginahandle nga strength, the more nga mudako ang iyang section, no?
damo nga mudako yung cross section ba, so mudako ang iyang dimension, so kung mas dako yung dimension, mas mukaon ni noon siya og area sa kuha, no? Space. So dili ganahan ang mga architects ana kay makadaot daw sa porma sa building. Okay, next is the second one, no? The concrete. So we are all familiar with this one, concrete. So concrete is a mixture of cement, water, admixtures, and aggregates, no? Okay, so such mixtures had definite proportions to suit its purpose. So all structural members are required to have either class AA or class A mixture, while that of fillers such as ground slab can only have class B or C due to practical cost reasons and satisfactory strength. Okay, so i-recall na ko class. Kaya ang concrete is, as we know, it is made of cement, water, admixture, aggregates. So, unsa man ang mga admixtures? Kanang mga retarders, mga plasticizers. Okay, para kuno kanang ang purpose sa retarders class, kanang mga admixtures kuntahay. Kanang kuan siya, no? Kanang ready mix na siya nga concrete. Kanang i-deliver bitaw o kanang kuan bitaw, concrete mixer bitaw nga truck bitaw. Okay. Since nga ibiyahe man na siya, so ilan ang butangan na nila og retarders? Kay para, just in case og tas-tas ang ilang behiwon class, dili mauga dayon ang atuang ready mix nga concrete, no? Dili siya mugahi. Okay. So muna ang retarders. Okay. So unsay kalayaan when it comes to the normal lang mixture sa concrete and the kanang naay admixture? Well, naagi na siya ay kalayaan, no? Is because ang admixture maka-change man siya sa property sa ato ang aggregates. And also, the proportion of that one also na siya ay na siya ay significant difference when it comes to the mixture proportion. Okay, so munang natay gitawag na class AA, natay class A, natay class B, natay class C. So, ang pinakamaayo nga class klase, no? Klase nga mixture gamiton para sa structural yun, that is class AA and class A. Pero sa katulang mga kuang class, mga litas ay mga fillers, aesthetics lang, para sa anang mga floor slab nga nasa ground lang ba, no? Dili itong floor slab nga nasa second floor, dili pwede. Dita pwede mo gamit itong class B lang, no? Or class C, kay medyo weak siya, no? Okay, so more likely, pang fillers lang na sila, siguro, kuan lang, kanang sa mga gawas, no? Kanang more likely exposed sa mga kuan, harsh conditions. So we just simply make use of class B or class C. Depende, no? When it comes to practical cost reason. But actually, class kining class B and class C, nananam po na siya ay acceptable nga strength niya, nga iyahang gina-handle, no? Okay, so then we have the concrete is strong against compression while weak against tension. So the main components of cement used for concrete has let us say 1 to 65% of lime. Then we have 18 to 25% of silica. Then we have 3 to 8% of alumina. Then 3 to 5% of iron oxide and 2 to 5% of magnesia. And we have 1 to 5% sulfur trioxide. So on the mixture, cement with sand and water will serve as the binders of coarse aggregate particles. Okay, ang purpose aning kuang class mixture of cement and sand plus water is magsilbi lang na siya nga murag papilit, no? Papilit sa to ang mga aggregate particles. So unsa man to mga aggregate particles? Fine sand o coarse aggregate ketong graba, no? Okay. So ang graba class mogi na siya maghatag og kuano kanang strength gyud sa imuhang concrete mixture. Okay, dili ang cement, no? Di kahatag og kuan strength ang cement. Ang cement brittle na siya class, no? Ang makahatag gyud og strength sa concrete is ang coarse aggregate or the gravel. Samantalang ang kuan class ang purpose sa ato ang fine aggregates maghatag na siya og strength sa katong mga portion sa kadto bitaw mga dili na kanang mga suok-suok bitaw nga dili na ma-reach sa kuan, no? Dili ma-occupy sa kanang coarse aggregate. Kaya ang coarse aggregate man gyud na siya class pag i-contain nimo siya sa usa ka volume na man gyud na siya mga tong mga kuan, no? Kanang mga open spaces.
So ang mga open spaces ang mo fill in na kadtong mga fine aggregates, no? So ang fine aggregates class dili po na siya maka combine or dili siya makatapot, no, sa mga coarse aggregates kung wala siya kauban nga cement o sand. So ang purpose gid sa saman sa cement, sand and water, magsilbi na siyang papilit, no, papilit sa ato ang mga particles of aggregates. So those coarse aggregates will provide the strength, no, sama sa kong gimension ganiha. Okay, next. So natay duha ka klaseng types of concrete, no. Natay reinforced concrete, natay gitawag nga pre-stressed concrete. Okay, so unsa man ang reinforced concrete? So kining reinforced concrete class is common ni siya sa kanang type of construction nga which is we just simply limit on a certain length nga unsay capable lamang, no, nga ma-achieve sa usa ka reinforced concrete. Kanang ang reinforced concrete class is actually it is a mixture of concrete nga naay kauban nga bakal, no. Kay since di ba sa gimension ganiya, concrete is weak in tension, so pero good siya in compression. So ang kwan nato class, ang steel bars nato is actually good for tension siya but weak in compression. So ang weakness sa concrete when it comes sa tension, siya si steel ang mupuno sa yaha, no. Okay, so mura na silang mag-uyaban, no? Mura sa marriage, no. Okay, so ang weakness sa isa punan sa strength sa isa, no. So kung i-combine na sila, so they will be strong together. So ana siya class, no. So mura na siya og marriage. Okay, the binding, no, of two individual joining, no, till death do us part. So okay, nguna na siya, no. Okay, so let me continue. So it is a concrete combined with properly embedded reinforced steel bar. So since concrete is weak in tensile but good in compression, the reinforcing steel bar will support its tensile side of the concrete since they are good at it, no. Then next is we have the pre-stressed concrete. So unsay nakalian ani from the previous one? So a reinforced concrete has an issue for its length due to sag and deflection. Okay, so ang reinforced concrete class, sama sa kong gimension earlier, is na lang siya limitation when it comes to length. But the pre-stressed concrete is kaya niya ma-achieve ang kanang maximum length compared to the reinforced concrete without the effect of deflection and sag, no. So similar to reinforced concrete, it is also a concrete with the reinforcing steel bar, but this time to control the effects of sag and reinforcing steel will be pre-tensioned and anchored at both ends to provide axial compression which helps minimizing the effects of sag between a long span length. Okay, so para makita ninyo class, no, the difference between this one. So reinforced concrete usually mo ni siya ang ginagamit nato, no, sa ato ang construction type, no, especially sa mga buildings, sa mga high rise buildings. Pero when it comes sa high rise building class, na po tayo magamit po ng mga pre-stressed concrete, no. Okay, depende po sa length. Basta sa length gyud ta magdaog class, no, sa length sa member. Okay, pag dili makaya sa kuan class reinforced concrete, magamit ta og pre-stressed. Okay, next. Okay, so this one is the reinforced concrete, this one is the pre-stressed concrete. So mo ni nga kuang explanation gani a class, no. So just in case o kung naatay taas kayo nga length sa beam, no. So kung taas kayo ang length sa beam, posible nga muluyat na siya, no. Mo kuan siya ba mulaylay ba, no, musag, no. Okay, so kung musag na siya class, na siya ay risk of becoming a brittle. So mag-fail siya sa may bottom portion. Kay nagkuan man siya, no, nag-expand man ang iyang area, no, nag-expand ang iyang side. Okay, so kung mag-expand yung side, muliki na siya, no, tungod sa iyang entire length. So muna gilikaya na to sa tuang concrete nga doon ay kuan, no, na siya ay taas nga length. So para malikaya na to siya class, applyan na to siya og pre-stress, post-tension nga bakal, no. So atong buhaton class, ang kanang iyang bakal niya butangan natog ang klas sa tumoy, then ang ato ang bakal niya is atuan na siyang
applyan na to siya og tension. In what way nga applyan na to siya tension? Biraho na siya class, no? So ang mubiraan na is the machine, dili tao, no? Okay, dili na siya manumanohon og bira. Okay, so machine ang mubiraan na. So biraho na siya class, tapos bangilan na siya ang class sa tumoy. So kung mabangilan na siya ang class sa tumoy class, kung maski unsa pa na siya kataas nga length sa imuhang beam, mukuha na siya, no? Mo steady lang na siya, dili na siya mapiktuhan ugsag. It's because of the effects of the pretension nga bakal, no? So I think you are all familiar with this one, no? Murang nakita na ninyo ni siyang kuan, no? Nga image or member. Kadto bitong gi-construct ng flyover class, di ba nakakita mo kanang mga beam, niya ng mga tagas. Okay. So ang likod na class mo na siyang mga angkla niya, no? Mga anchor. Okay, mo na siya. Okay. So karon, so what is our kuan ato, no? What are our final message with regards to prestressed concrete? So, more likely class, ang application sa prestressed concrete is usually ginagamit na siya sa mga infrastructure such as bridges, no? Kabalo naman ta sa mga bridge, tag-as gyud na kay siyang span, no? Okay, so kung tag-as kay na siyang span, meaning to say, kinahanglan niya og pretension or pretension and post-tension of the steel inside sa iyahang bakal sa beam, no? So, para dili makuan siya, no? Dili siya ma epektuhan o kanang sag and deflection. Okay. So next is we have the masonry. So unsa din ang masonry? So it is a composed of bricks or blocks which is properly laid and stuck together to create walls. A lot easier than concrete pour fill because it does not need scaffoldings and forms. So the concrete hollow blocks or CHB is one of the common examples of masonry. Some are veneer bricks. Okay. So kabalo naman ta class nga ang masonry is actually concrete gyapon na siya, no? Pero ang masonry is actually mura na siya og kanang kuan ba mura siya by parts bitaw siya. Okay. So gi by parts siya for the sake nga dali lang siya i-install, dali lang siya i-assemble compare sa buhos, no? Buhos gyud nga concrete. Kay kung buhos magud siya, kinahanglan gyud nato nga maghimo og porma, no? Kaya siyempre, kung porma ta, kung wala tayo porma, di siya kahimog porma, no? Okay. So, kinahanglan, kung gusto na ito nga kuan class, nga mag-install ta og wall, na dili na ito kinahanglan og porma, the better solution for that is to make use of masonry such as concrete hollow blocks. And most likely, ang masonry nga type of material is fire resistant na siya, no? Okay, so fire resistant meaning to say nga kaya niya mo handle og heat, kaya niya mo handle pod og moisture. Okay. So usually class ang pinaka best material for masonry that will kuano kanang ginagamit siya for moisture, no? Kanang good moisture absorbent is ang kuan gyud, no? Ang bricks. Pero ang bricks lang class is medyo kuan siya, no? Medyo expensive siya compare sa masonry, no? Tapos ang kuan pod class, ang bricks is somewhat kuan siya, no? Gamay lang ang area siya ang coverage, no? Sa iyang per brick compare sa hollow blocks, no? Okay. So mas ideal ni gamiton ang hollow blocks, no? Okay. Next is we have timber. In most timber is the type of material which is the most economical, no? Okay. So, economical and reliable construction material for carpentry works. Because it can be used for most forms of aesthetic, furniture, woodworks, etc., no? Okay. However, in the Philippines, there is a Pilipinas, the use of timber for structural purposes has become more limited or discouraged due to the extinction of good wood varieties because of the illegal logging. Okay. So, kung mapansin ninyo sa una class, no? Kanang mutanaw bitaw ka sa mga karaan, bitaw nga mga picture or mga kuan pa karaan nga mga establishment. Ang makita niyo or mapansin ninyo is more likely made of wood sila kasagaran, no? Kay dati man good, abunda kay ta og kahoy, no?
But because of the illegal logging class, nahurot na tong mga good nga klase nga wood, no? Sigira tag putol nya pagahuman wala tay replanting, no? So ang nakalisod ani class, ang kadtong magong mga klase nga mga kahoy nga maoy mga ligon, mao pag ito yung mga pinakalisod himuan og kanang replanting, no? Himuan og seedling is because mga wild bangguto silang mga klase, no? So we expect nga kasagaran tong mga kahoy nga wapo og quality is nagito sa wild, no? Wild nga klase. Kanang nagin siya sa virgin forest something, no? Okay, dili siya murag makulture, no? So ang kasagaran karon nga available nga kahoy sa tuang commercial class is more likely cultured niya na siya, pares anang mahogani, kining mahogani aside pagani sa mahogani, jimilina, no? So sa karon class, ang mga timber karon usually ginagamit na lang siya for aesthetics, mga furnitures. So dili na kay siya ginagamit for kuano kanang structural, no? Although gwapo man gyud siya gamiton for structural, especially sa kanang himo siyang alternative, no? For steel such as for trusses, no? Okay. So ay lang mo gamit og lobby. Ang lobby man good kay medyo kuan lang na siyang lobby, no? For temporary purpose lang na siya. So ang lobby is gwapo man siya kanang gamiton kanang kuan siya kanang economical kanang mas kuan siya mas barato compare sa mga other types of wood or timber. Now, yun nga lang is medyo dili lang siya good when it comes to lifespan. Okay. So to continue class, there are still commercially available of this material when it comes to kadong mga kuano mga good siya nga mga klase nga wood, but limited in variety and most of them are not fit to use for structural purposes. So if there were, then it will be expensive due to scarcity of supply, no? So naanay may tabo nga scarcity of supply, no, kadtong mga good nga klase. So kadtong sa una is mas barato pa siya karon is because nga naanay scarcity of supply, kusog ang demand tapos gamay lang ang supply. So mahal gid siya, no? Okay. So kung ikumpara gani na ko class, last time nga nagkuan ko, nag-inquire ko when it comes sa cost sa wood and the steel, medyo ang kahoy class muapas na siya yahag presyo dito sa steel. So kung ako'y papiliyon, steel or kahoy, so mas piliyon na ako ang steel, no? Kay mas mo kuan man siya, no? Mas mulahutay man ang steel compare sa kahoy. Okay. So next. Okay, so muna siya yung ano, masonry, timber, no? Okay, dito sa kuan class, sa line nasod class such as America, sa US, abunda sila kahoy gyapon dito is because ang ilang kahoy dito is made of pine wood, no? Pine wood magid kasagaran ilang kahoy. So gwapo kayo ang ilang qualities lang kahoy dito, ah. So aside from that is ang pine is more likely dali lang siya i-culture. So kung unta og i-adapt lang pud unta na dire, so naunta tay good supply of kuano type of timber, no? Okay, so since kawala man, so lubi-lubi lang sa ta. Okay. So next, let us now go to the design codes and specifications. Okay, so napaba mo diha? Okay, are you still alive? Yes, sir. Okay, so naba mo kuan unsa man kanang reaction with that matter. So medyo okay, so parayan na lang ko, no? Okay. So next is the design codes and specifications. So after sa type of material, muna siya, no? The design codes and specifications. Okay. So sulti ang tamudaan class, no? Nga sa karon is building design pamanta. I don't know kung naana ba mo design nga subjects. I think murag wala pa siguro. Okay, so murag kuan ni siya class, no? Kanang murag epilog ni siya sa inyuhang kuan, no? Epilog sa inyuhang design ninyo nga subjects. Okay, so i-renta lang mudaan, no? Nga on this purpose mo ni siya, on this purpose, in this portion mo ni siya ang way of kaning designing the section of the reinforced concrete. So allowing the ACI, no, the American Concrete Institute
nga code mao'y gamito nato for design. So ang kining ECI class is actually gi-adapt ni siya sa INECP, ug karon ang INECP code mo na siya nga tuwang ginagamit, no. Okay. So when it comes to designing the reinforced concrete, okay, naa tay mga spacing requirements according to ECI and also in the INECP code. Naa ni siya naka-indicate dito. So when it comes to spacing requirements, so minimum clear spacing between parallel bars in the layer should be equal to diameter of the bar, not less than 1 inch, no. So natay, it should be nga natay 25 mm nga interval sa kada bakal. So pangutan-on ko ninyo, sir, nganong 25 man na, sir? Dili 30. Okay. So sultian na mo class nga ang sa aggregates na to class, ang iyang maximum diameter nga ginagamit nato for aggregates is more likely, sa coarse aggregates is more likely na asa 25. Kay para ang katong coarse aggregates nato, if ever man nga natay bakal nga ingunani ang kuan, murag iyang layout, so makasulod ang katong bato class, katong coarse aggregate, so dili siya ma bakante, no, makalusot ba, makalusot ang bato. Kay kung kuan ba class, kung let us say gamay-gamay siya class, gamay kanang gamay siya o kanang distansya siya ang kanabakal, so posible nga di nakalusot ang bato. So instead ang mahitabo nanay voids, no. So dili ma-fill in, dili mapuno ang ato ang area, no. So nanay mga bakante. So ang sa concrete mixture mangod class, importante nga ma-fill in gud niya ang tanan voids. Kay kung naa siya kuang class na siya'y bakante or na siya'y voids, void space, so consider na siya class nga ampaw, no. So dili niya ma-achieve ang katong iyang strength nga ato ang gi target para sa iya, no, pag na ay ampaw. So malikayan lang nato ang ampaw class pag i-observe nato ang katong mga minimum reinforcement standards, no. Okay, isa na dire ang spacing sa reinforcement, which is 25 mm. So top and bottom. Okay. So muna siya class, no. So ma-summarize pa ninyo dire sa iyang one figure, no. So 25 sa lateral space, tapos 25 at the vertical space, no. Next. So the ACI has developed guidelines to help design of reinforced concrete beams. So some of them are given below. So kung naatay beam width in terms of inches, kay mo ni siya ang number, minimum number of reinforcing bars required in a single layer, no. Okay, so kini siyang nasa taas, mo ni siya ay beam width, tapos kining sa baba is the number of bakal nga imuhang gamiton, o minimum number of bakal nga pwede nimo gamit. So regardless of unsa ni siya nga diameter, no? Okay, diameter sa bakal. Okay, so dapat kung kuan man siya, so let us say so umagamit man lang gani ka og kanang kung ang naka-design dito is a certain area of which fits to 16 mm nga bakal, so it should be nga pwede ka mugamit og 10, pero it should be nga let us say pwede ka magamit og 10, pero it should be nga dili ka mo babaan ng number of steel bars, no, nga number of quantities. Okay, so muna siya, no. Then next is we have the bar size, then the approximate diameter to outside deformations, no. So isa ni siya sa to may consider na to nga mga deformations nga mga kuano kanang murag allowance ba, no. Kaya ang tendency magud ana niya, especially when it comes to the covering, mo kuan ba, no, na tendency nga mo crack siya, no, muliki, no. Pag muliki na siya class, ma-expose ang atong bakal, so nana siya ay tendency nga maapektuhan siya through corrosion, no. Unsa man ang corrosion, kanang rust, no, tayaon siya. Pag tayaon na siya, so ma-weak na nga to ang reinforcing steel, no. Okay. So next is we have the, okay, some of the guidelines of this one. So natay mga bar size,
Then naatay equivalent beam width. Kining sa taas class is the dimension, no? Tapos this one is the number of maximum reinforcing steel bars. So it should be iyahang grade niya is 60, no? Okay, so we will discuss later kung unsa nang mga grade class, no? Okay. Then for calculating the minimum amount of reinforcement, so gamit ta ani nga formula, no? So karon class is dili sa ta magsolving-solving ron. So i-present lang nako sa inyong formula kay para namoy idea sa inyong design, no? Okay, next. Then the minimum cover of reinforcement. So more likely in case of concrete was not exposed to weather or in contact of the ground, the cover of the rebar shall not be less than 0.75 inch or 20 millimeters, but commonly used were 30 millimeters or 45 mm, no? Pag dili siya exposed sa weather or let us say in contact sa ground. Kaya ang tendency magod pag in contact siya sa ground class, kuan no, kana bitong di ba mag namanay moisture ang ground. So posibleng ang itong moisture niya mo adto na siya dito sa cement o maabsorb sa cement o mo penetrate dito sa bakal. So much better siguro nga if the let us say if the concrete is exposed to ground, so mas higher gid siya, no, compare sa 30 mm or 45 mm. So in case the concrete exposed to earth or weather, so the cover for rebar shall not be less than the following. For number 6 nga bakal, or let us say 20 mm to 10, number 10 or 32 mm, so ang iyahang kuan niya class, iyahang kabiring ana is 2 inches or 50 mm. Okay, so naka-follow mo. Okay, so kung ang bakal ni mo is 20 mm to 32 mm, ang imong kabiring sa imuhang bakal nga concrete is 50 mm. Dayon, kung ang bakal nimo is 16 mm and smaller, so okay na siya class nga 40 mm or pares tong nasa taas, no? 30 mm or 45 mm. But since then, nga kwan man ni siya, exposed to earth man ni siya, so 40 mm, no? Or let us say 45. Okay. So in case of cast against the permanently exposed to earth, so a cover of 3 inches or 75 mm should be provided. So unsa may pasabot anang mga cast on and permanently exposed to earth. Katong mga kuan class, no, mga foundation, mga footing, concrete footing. So di ba ang concrete footing is more likely, di ba naman na siya bakal, siya lalong. So ang iyahang cover ana niya class, minimum cover niya is 75 mm, no? Now more likely sa kwan gani, sa practice gani dito sa gawas is more likely 90 mm, no? Okay, so 90 mm baga kay class. Although ang dito sa kwan class dito sa Middle East is more likely uga ang yuta, but still di kwan class di practice nga himuon nilang 90 mm ang ilang kabiring. So diri gani sa tuwa gani nga naay moisture permi ang atuang yuta 75 ra, no? Okay, so take note class, this one is only minimum. So the greater the cover is better, no? Pero di hapog ka magdaog sa kuan, no? Sa cost po nimo. Okay, medyo kung dako po ba imuhang kuan, medyo dako po ang imuhang cover, dako ang section for the entirety of the section, so medyo costly po siya, no? Okay, so wa man siguro yung problema kung mugasto kag dako as long as lig-on lang siya, no? Okay, next. Now, when it comes to splice length class, we have the minimum splice length. So, unsa man ang splice length? Kabalo man ta class nga ang commercial available sa nga bakal is more likely averaging na ay na siya sa average nga 6 meters lang ang iyang length, no? 6 meters lang yang length. Na ay bakal nga 12 meters ang length. Now that is ordiron pa na nimo dito sa may kuha ninyo niya mismo itong sa may fabrication niya. Pero sa commercial lang class nga kanang sa mga hardware, so more likely is 6 meters ragid ang ilahang available. So kung 6 meters class tapos ang imuang structural member nimo is more than 6 meters, so kinahanglan nimo og splice. Unsa man ang splice, kanang bitaw magsumpay
Okay. So kinahanglan nimo magsumpay. So natay duha ka klase nga splicing, no? But kana siya nagdepende na siya nga klase nga usa siya nga klase nga bars, no? Tension bars ba na siya or compression? Okay. So for tension bars, so ang formula for computing the splice length is 25 times the bar size plus 150 mm. Then sa compression bars, we have 20 times bar size plus 160 mm. Okay, so kini class magamit ninyo ni siya sa estimate ninyo nga subject or let us say sa kuano sa kining quantity surveying. Of course, kay mag-estimate man mo, so i-consider ninyo na siya. Of course, kanang sa practical application pod, siguro kung mag-OJT mo or kanang mong nanagin mo sa actual gid nga kuan nga trabaho. Okay, so isa na, no, consider ninyo ni siya. So i-set it, let us say i-observe gid nato ni siya nga kuan class, no, nga mga provisions or mga standards, no, when it comes to this one. Okay. So next is the recommended bar arrangement and splicing. Okay, especially sa mga beams class, di gina siya malikayan nga maka-splice gyud ta. Okay, kano sa ta mag-splice o dili mag-splice? Okay, so dire sa figure class, medyo kwan lang kayo siya, no? Mag-gubot lang kayo siya, no? Okay, now kung sa kuan class, let us say, kung wala akong sa natunis siya nga kuan, no? Wala akong sa natunis nga. Okay, now let us say kini siya, no, nga beam. Okay, kung applyan nato ni siya glow dire da pita, so kini nga portion dire da pita sa taas dire is unsa man mo baog siya, di ba, mo deflect pagbutangan siya glow. So kung quadri class, mo deflect ni siya, ang dire nga portion is mag experience siya og compression, whereas sa opposite side niya is tension, no? Okay, tapos ang sa tumoy niya sa taas, kung compression siya dire, mahimo po ni siyang tension, no? Tension ang ma-experience dire. Samantalang dire is tension dire sa tunga sa yahang kuan niya, sa may support niya dapita is mahimo ng compression. So karon class, kanon sa man ta magbutang og bakal o kanon sa ta dili magbutang og bakal? Now, since ang steel is good for tension and poor in compression, okay, so kung asa dapita na ay tension, dito ta magbutang og bakal. Kung asa dapita ang compression, dito ta dili magbutang og bakal. Dito pasagdaan lang nato nga na ay concrete dito daghan, no? Okay, since ang concrete is good in compression, so dapat ang concrete dapat ang mag-work dira dapitang area. Okay, so parehas aning dira dapita class, gibakantihan siya dire, it's because dire dapita concrete ang mas mugahot dire instead of steel, no? Okay, so para lang sa continuity nato dire class, kinahanglan nato mag-apply og bakal. Okay, so kung magbut kay pangutana, sir, kung compression nga side, sir, magbutang og bakal liha, unsay may tabo sa bakal? Okay, pwede ka magbutang og bakal, pero mahog nga ang bakal is pwede siya mo contribute og kuan, muhatag siya og compression strength sa compressive strength, mo kuan siya, bali mutabang siya sa concrete when it comes sa compression nga side. And also, but when it comes to tension, wala siya pulos, no? Okay, so dili niya magampanan ang iyang kuan, ang iyang purpose for tension. Compression lang siya, no? Okay, pwede siya actually, no? Pero wala siya pulos in comes to tension. But to tell you what class, pag-abot dire class, there is a tension nga part, since nga dili man pud siguro nato pasagdaan nga hawang dire dapita, no, nga walay concrete, kay because tension man di nato butangan pud og concrete, bakal lang. So of course butangan nato na siya og concrete, pero mas daghan ang iyang bakal dire kay tension man siya nga side, no? So mo man ay purpose good sa bakal. Okay, so inguna na class. So asa man dapita dire ang splicing? Okay, so mabalik ta dire class. Okay, so kining dire sa taas class is gitawag nato ni sila nga mga cut bars, no, sa beam cut bars na siya. Okay, so natay
bakal nga permanent na atay cut bars. Ang katong permanent class mao toy magsilbing kana bitawong kuan hanger para sa imo kanang murag magsilbing maghatag o kuan ba kanang kapitanan bitaw sa imong stirrup, no? Okay. So kung wala tay mga permanent kuan class, permanent bars diri sa taas, wala tay kapitan sa tuang mga stirrup. Unsa man tong mga stirrup? Katong mga square bitaw pur mga bakal. Ya mura siya ribs, no? Purpose na niya is para ribs. Ribs which is in support pod siya para sa shear nga failure. Okay. So murag daghan na kay kog term nga gipang mention, no? So ang shear class, I think nana siya sinyo ang physics or something, no? Ang shear is somewhat shear failure kana bitaw mura bitaw ang tendensya na is mura siya mapikas, no? Kay parallel sa iyahang area. Kung asa dapita ang force, kay ang iyahang pagkapikas niya o iyahang failure niya, pagkagisi, is naa siya mismo sa iyahang parallel sa force kung asa siya nag-act. So para malikayan ni siya nga maputol ning kuandere, maputol ning atuang beam, butangan na to siya mga stirrups, no? Okay. So nawala na po ko. Dapat atong isgutan is displacing. Okay. So asa dapita ang splicing ani? If ever man nga naatay permanent bars dire dapita. Okay. So since ang ato ang permanent bars also supplies tension, but pag-abot dire sa compression class, kwan siya class, no? Dire ta mag splicing sa may compression nga part. Kay nga naman, pag-abot dire sa compression nga part, wa man gud siya pulos, no? Dapat kwan kining dili niya magampanan ang iyahang pag-attention. So magkwan lang siya ta class, mag straight ta og bakal sa may tension nga part, pero pag-abot sa compression nga part ato siyang mag-splice ta, no? Okay. So mag-splice ta dayon mulabay ta sa may tension nga part, pag-abot sa compression mag-splice ta, no? So inguna na po diri sa top portion, no? Kung asa dapita na ay compression nga part sa beam na to all throughout siyang span, okay, dito ta mag-splicing. Dili ta mag-splicing sa may tension nga part. Kaya sa may tension nga part, diha man mo kuan ang bakal, no? Diha dapat mo function ang bakal, no? Diha siya mo yield. Kay kung magbutang maguta o kanang kuan, splicing sa may tension nga part, dili niya mahatag ang iyahang purpose nga mag-yield, no? Di siya ka-yield. Kaya ang mugahot ana niya is ang katong tie wire, no? Nga nag-gunit sa ilaha. Okay. So, likaya na to na siya class. Okay. So, isummarize na ako. Okay. Magkwanta, mag-splicing. Okay. Especially sa beam nga ko, ano? Sa beam, mag-splicing ta sa may compression nga part. Sa tension, dapat tool edge siya nga bakal, no? Okay. So, muna siya, no? So, splicing sa may compression, tool edge sa tension. Okay, so mulang na siya, no? Okay, next. Okay, so this one is the recommended bar arrangement and splicing. So, para saan eh, no? Sa beam. So, pwede ta mag-lap or pwede ta mag-ingunan eh. Kung kaabot siya. So, since compression man rin nga part rin sa may kuan, sa may support nga portion, so diha ta mag splicing. Okay, next. Sa stirrup, no? Okay, so recommended shear reinforcement. So if ever man class nga ang inyuhang beam or let us say member is composed of multiple numbers of reinforcing main bars, okay, it should be nga butangan nato na siya og mga kanang stirrup which can support them all throughout. Dili pwede nga ang imuhang kuan class imong stirrup nimo dire gyud, no? Wala kay stirrup, walay magkuan sila diri dapita nga side, no? Walay maghawid, no? It should be nga dapat natay murag kuan ba bahin-bahin nato ang iyang stirrup, no? Okay, so dili dapat nato siya buon nga igakos, no? Igakos dapat, igakos na to siya diri,
diring apart and diring apart, no? So tagi-tagi, no? So dili pwede nga isahon siya tanan nya mao lang na siya, that's it, no? Kasagaran nga failure class naa diha, no? Okay, kasagaran nga nay okay, makita nato nga nga kwan nga mga picture unya, no? Okay, kana bitong ang tendency magudana nga failure is kana bitong di bitaw makaya bitaw sa kwan sa stirrup ang iyahang kwan ang kanang load, so mubuto siya, no, kagadugayan. So kana bitong dili siya kagakos og maayo, kagadugayan mubigay na gid na siya, no. Kay kini siya ang kining mga main bars, mubawg ba na siya? So pag mubawg na siya, mura siya og okay, makita ninyo, makita lagi na ninyo niya. Okay, next. Okay, these are the arrangements of the steel, no? Example arrangement of the steel when it comes to main and the secondary, no? Okay, ang main bars, gitawag nato silang main bars, mao to silay kwan yun, kaya na mao gito silay mo'y muhandle yun sa ilahang purpose when it comes to tensile, no? Sa mga reinforcing, sa tensile. Then the rest ang kidong uban mga let us say permanent bars, ang purpose lang niya is para magsilbing hangir lang, no, para sa imuhang mga stirrup. Okay, sa bitanan si mo mga stirrup. Okay, next. Okay, so what are the load considerations? So unsa man ning mga loads nga i-consider nato para mag-design? Okay, so based on the NSCP 2015, as mentioned, the various loads considered in structural design. Okay, so there are, these are the following types of load. So the first one is the dead load. So unsa man ang dead load? Okay, dead load ang tawag sa mga permanent and self-weight load of the members. Kanang ilahang sariling weight, no? So mo nang gitawag nato nga dead load. So sariling weight sa ilahang members. Let us say beam ang iyahang kuha niya, no? Self weight, bali let us say made of concrete siya, so iyahang kabugaton niya, sariling kabugaton. So that is dead load. Next is we have live load. So refers to the occupancy load applied through members. So unsa man ang live load? Ang live load is somewhat mura na siya gitawag nato nga purpose sa usa ka occupancy. So let us say sa slab kanang floor, okay, let us say kana siya is gihimo siyang office, library, classroom. Okay, so that one is mahog siya nga temporary or dili siya permanent. So temporary is because just in case of wala na ang mga nag-occupy ana, so mubalik na siya siyang dati, no, blanco siya, wala, then muna siya, no? Ang live load is different from the dead load because ang dead load is permanent. So di man na pwede nimo nga mawa ang self weight sa beam or let us say column, lahang member, no? So whereas a live load, kuha na siya temporary. Pag wala ang gadong nag-occupy, wala gyud siya load. Pero but since nga gi-design nato siya according sa occupancy load, gi-assume nato nga naa siya pirmi, no? Okay. Next is the wind load. Okay, refers to the load applied by wind pressure. So this one is very common para sa tuang mga trusses, no? So ang trusses nato mao gyud na siya mag-experience ani nga type of load. Then we have the seismic load, which refers to the lateral and vibration load done by earthquakes. So ang seismic load class is more likely gina-apply nato na siya sa mga foundation, no? Kaya ito ang foundation, ginasituate na ito nga kaya siya muhandle. And also, the seismic load can also affect the entire structure as a whole, no? So, pag mag-design the class, when it comes sa foundation, apilo na lang po nato ang entire structure. Kaya ang tendency manggoda na, pag mulinog manggod, ang entire structure, musik mampod, no? So, mapiktuhan sila. So mag-behave sila accordingly sa kung asa dapita ang direction sa seismic load. Next is we have the concentrated loads. So refers to the loads such as axial, impact, and specific loads applied to any point of the member. So concentrated loads. Okay, so sasamaan ng kuang class, no? Kanang
mga kwan kana sa pre-stress biraw post-tension, so axial, no? So that is considered also as a concentrated load. Next, we have the pressure loads. Okay, refers to the miscellaneous loads such as rain, snow, etc. So wala man tay snow dere, so rain lang, no? Okay. So next is the moving loads. So moving loads refers to the loads applied such as moving transport wheel vehicles and like. So asa man nato ni magamit ni moving loads? So moving loads magamit nato ni siya for designing a concrete pavement. Unsa man ang concrete pavement? Kanang kalsada, no? Okay, concrete pavement. Okay, concrete pavement, asphalt. Okay, I think mention na design ng asphalt or design. Okay, I'm not sure, no. But more likely ang design yun is the concrete. So manguta na, sir. Kanang simento sa kalsada, sir, kinaba na si bakal or kinahanglan gyud nga kinahanglan bagi niya na si bakal or walay bakal. Okay. So bakalan na siya class for the purpose nga just in case nga ang iyang condition niya is medyo weak, no? Kung weak ang iyang condition mismo kanang iyang base ba, kanang yuta mismo nga iyang gipatungan, kung ang yuta niya is sumo, kinahanglan ni mo bakal, no? Okay. So kung kuan class, kung medyo gahi ang imong yuta, compact siya, compacted, kaya niya mo support og load. So pwede na siya dili na butangan og bakal, no? Kaya ang ato ang kuan class, ang ato ang concrete is more likely used na siya para sa compression, no? Okay. So kaya na niya i-handle siya ang compression. Kung naa magoy kuan magod dita si kung kaya i-handle sa yuta tapos butangan pa nimo og bakal, kuan na siya, overdesign na siya, no? So dili na pud siya matawag nga economical. Kay kabalo mo class, kung magpa-simento man lang gani mo isa ka kilometro lang gani nga kuan nga kalsada, dako na kay na siya cost class, no? Whereas kung kuan class, kining wall lang. Okay, so kung wall, gamay ra man kag magastuhan ang sa wall. Kana yung isa ka kilometro, no? Okay. So muna siya class, gi-consider po nato ang economy. So muna nga to ang purpose as a civil engineer. Gusto nato mo design o building nga lig-on at the same time swak po siya sa bulsa, no? Okay. So dili pwede nga is because nagtipid ta, tipiro na lang po natong structural. Now sa tinuod lang class, ang structural nga portion dapat mauna siya i-invest na to og dako. Ngano man diha mangod kay sama sa gi-mention ganiha, diha makita ang integrity sa imong building, no? Okay. So walay pulos ang kagwapo sa building pag dili lig-on ang imong building. Okay. So trangkahe lang gyud. Next. Okay, so these are the load combination based on different materials. Okay, kaning dire sa my left side class, mao ni sila ang load combination para sa reinforced concrete. Then ang sa my right, mao ni siya ang load combinations para sa structural steel, no? So ayon sa ninyo ni siya i-mind class kay wala pa man mo i-design nga subject. So padayon lang sa mo sa inyuhang pag-design. So sa karon is ang ako ang i-apply na ko sa inyo ha, is kuan lang sa no kanang based on my experience lang ni siya. So muna mas dali lang ga i-design karon kay one story lang ang inyuhang building. So may gani kay luwas ta nga two story, wala ta nag two story, kay kung two story pa dagan kay tag i-consider, no? Okay. So dapat magkuanta, no, nga malipay ta nga one story lang inyong project. So unta, since nga one story raman ang inyong project, dapat kuan unta, no, ganang tinud-on punta ninyong trabaho, no? Kay kuan ba diha man gud mo maka-learn good sa simple, no? Diha mo makasabot sa simple lang nga mga example. Kay lisod man kayo, kung muhatag ko sa inyong example nga lisod, mas lisod na hinuon siya i-absorb, no? So unta, seryosohon ninyo class, no? Ayaw intawon mo pagkopya-kopya sa trabaho sa uban, no? Okay, so para sa atong na-check na ako gahapon, naglain yun akong buot. Okay, next.
Okay, we have the member layout and orientation. Now, to tell you what class, that the member layout and the orientation can also affect the structural aspect of the building. Ang iyahang arrangement sa column, arrangement sa beam, no? Arrangement sa foundation. Okay, so naana siya effect to class sa imuhang structural capability sa imuhang building. Okay, so para sa kuan, okay, so the positioning and orientation of columns, following are some of the building principles which help in deciding the column's position. Okay, the first one, we have columns should preferably be located at or near the corners of the building and at the intersection of beams or walls. Okay, select the position of columns so as to reduce bending moments in beams, avoid larger spans of beams, avoid larger center-to-center distance between columns, and columns on property line. Okay, so orientation of columns. Okay, so to avoid projection of columns, okay, mo ni siyang kwan class, no? Katong giingon na kung kung dako og dimension ang imuhang column, siyempre mukaon ginasyag area sa imuhang floor area, no? Okay. So mo na ang gilikayan sa mga architect nga di sila musugot magpabutang og dako kayong column. Instead, kung magamit man lang ka og reinforced concrete as a column, tapos makaapekto siya sa imuhang floor area, mas better nga magamit na lang ka og steel. Kaya ang steel capable siya to handle the load sa load which is kaya po sa concrete. Kaya ang concrete, the more nga capable siya to handle the load, the more siya nga mas mudako ang iyang section. Whereas a steel is kaya lang siya nga medyo gamay lang siya section pero muna na iyahang kaya niya nga capacity, no? So, muna sa mga architects, usually, when it comes to focus sila silang aesthetics, mas prefer nila gamiton ang steel compare sa concrete column. No? Okay. Next. Kaya ito na lang dali on class, kay medyo bugat kayo. Okay. So, muna siya class, no? Column layout and orientation. Kung makita ninyo sa image class, this is an example of a column layout and orientation. So, naatay column. Actually, dili siya square, ha? Naka-rectangle siya. Okay, so, for what purpose? Nga nung nagkuhan sila, nag-design sila o column na rectangle instead of square. Kung square siya class, mukonsume siya o area. Parehas ani, no? Mugimaw ba? Mugimaw ang column. Pag mugimaw ang column, meaning to say, pwede na siya makasagabal, no? Sa atuang area. So, kung makita ninyo class na rectangle siya, murag gi-kuan lang siya ba, no? Giuyon lang siya according sa iyahang wall, no? Okay. So, the arrangement of column and the orientation of it can also affects the structural capabilities of the building. Okay, parehas ni class, no? Kung ang imuhang column nimo is square, ang square magod class is parehas siya on both sides from lateral to longitudinal portion, no? Okay, parehas sila og section area, no? Okay. So, ang iyahang support niya class is somewhat parehas lang pod, no? Kung square tanan ang iyahang layout. Okay. So, kung makita nimo class, ang iyahang torsion niya is somewhat pareha along X compared to along Y. Almost parehas. We have 0.88 and 0.89. Okay, kung ang column niya dimension is 400 by 400, meaning to say square, no? How about kung ang ato ang column size na to is naka-rectangle siya. Meaning to say, ang column size na to is 550 by 300. Tapos ang forma nato sa tuang building is somewhat rectangular, no? Rectangular, tapos ang arrangement niya is somewhat same direction. Okay. So i-compare nato ang ilahang torsion class. Okay. So
The torsion along X is somewhat 0.77 compared to Y, which is 1.1, no? So, unsa may kuan ani makuha nato? Ang diri nga portion class, kung i-arrange nato atong column nga parihas sa layout, no? Sa porma sa tuang building, kay ang gisuportahan ana niya nga portion is diri lang nga side, whereas diri is weak, no? Kung asa dapita ang dako, no? So meaning to say going kay torsion going to Y, dako siya, no? Dako siya og mas dako siya grace dire for overturning or let us say magfail siya dire nga side, less supported ba? Less supported dire, dire is more supported. Okay. So it should be nga balance siya class, no? So what about kung let us say mo ni ang porma sa tong building, lahi i-layout na pud nato ang atong mga column sa opposite direction. So instead nga iuyon nato siya dire, iuyon nato siya opposite, no? We have a column size of 300 by 550, balik-balik taro nato iyahang section. Okay, so unsa na rin may tabo? So ang iyahang torsion niya class is 0.93, whereas ang sa Y niya is 0.74. so karon mas kusgan dire, dire napita is weak, no? Okay. So, muna kung giingon class, nga dali, the column layout and also its orientation can also affect. So, why not kung i-combine mo ning duha, nga natay section going in this direction and natay section going in this direction. Kay para mabalance na to, no, ang ilahang torsion on both axis. Or kung di mo ganahan o gingunan na, no, pwede iskwero na lang nimo, no? So, kung iskwero nimo, wapakay daghang labad. Balance pa siya. Okay, so ana siya class, no? Yun nga lang, kung iskwero nimo siya class, posible nga makadaot siya sa imuhang aesthetics, no? Pero naroon na sa inyo ha class, kung na makita mo pamaagi nga i-fix ninyo na siya. Anyway, itsura raman na siya class, no? Itsura. So ang ato ang gikuha na to is the structural integrity of the building. So dili man lang ta mayo lang sa itsura, dapat kusgan ta, no? So, lain man ang mayra sa itsura niya, huyang di ay, huwag yan po ikwinta, no? So, may nang mahalag, maot o itsura, basta kusgan. So, ano ba, no? Pero mas gwapo ginang boat, no? Gwapo na, kusgan pa. Kaya ba. Next! Okay, matos yan, no? Positioning of beams. So, nahisgot na nako. So, okay, dire na ta sa foundation. So daghang tag klaseng foundation class, no? Kay ang pinaka common dire is simple spread footing or the isolated footing. Okay, naatay wall footing. Kining wall footing is applicable ni siya sa mga wall, no? Kanang masonry, no? Kanang hollow block bitaw. Tapos naatay combined footing if ang atuang column class is doon lang sila. Okay, so kung doon lang na sila, pwede na ito i-combine ang ilahang foundation. So muna ang gitawag na ito nga, combined footing. Then, if ever man, na medyo weak ang ato ang yuta, nga gibutangan na ito foundation, kinahanglan na ito magbutang o pile foundation. So ang sa ubos sa kanang foundation niya nga kuan, platform, piles ang tawagan na niya, no? So ang piles class, bali buran na siya og column of concrete nga maoy gilansang sa ilalim. I think murag nakakita naman siguro mo kung ano kana bitong mura siya concrete nga poste, tapos mura siya gidukdok bitaw. Nakakita na mo na class kanang naabita gi-construct bitaw. Ay, I think murag kining sa flyover, nakakita mo aning sa may flyover. Kaya na sila yung murag gilubong nga murag posting, murag sa ginadokdok bitaw. Okay. So kabalo naman ta class, nga diri sa Tagum City, ang Tagum is more likely basak ni siya, no? Meaning to say ang yuta diri is humok. So mao nang kinahanglan siya in order for us nga ma-achieve nato nga lig-on ang atoang foundation, kinahanglan nato i-strengthen ang atoang yuta, no?
But since then, dili nato mahimo nga i-strengthen ang yuta, kinahanglan nato mangitag way in another way around, no? So mo nang mag-provide tag piles, ang piles mo na ipatungan sa ato ang pundasyon, no? Kanang yung platform, binawa kanang square niya, mo na ipatungan sa ato ang pundasyon. Since nga dili man makasaligan ang yuta nga patungan, so ang kanang piles mo iyahang patungan. Ug kanang piles class is hangtod na siya dito nakalubong or hangtod na siya ang iyahang end limit sa niya is dito na sa portion kung asa nga portion sa pinakilalom sa yuta nga gahi, no? Okay, so gilubong na siya hangtod sa portion nga maoy gahi. Okay, para inipatungan siya dili siya mo lubong, no? Okay. So naputay isa ka klase nga kuan class, no, nga condition mo nang gitawag nato nga mat footing. Okay, ang mat footing class mo ni siya tanan kolom class, no. Okay, tanan condition sa kolom giisa nimo, gihimo nimong plane mo nang giconsider nimo as mat footing. So unsay difference ani from the isolated footing and combined footing? Well, masulti na ko class nga okay siya, yun nga lang gasto, expensive, no, compare sa isolated or combined footing. Okay, well, kung dili problema sa inyo ang gasto class, okay, dirita mag-mat footing ta, mao gyud na siya pinaka-ideal, the best, no. But kung medyo weak yun siya class, kinahanglan nimo mag-drive og piles, no, tangan nimo siya og pile foundation. Okay, next. Okay, so ang layout po sa building, no? Ang kanang purma sa building. Now, natay kuan class, natay building nga naka L-shape. Kung naka L-shape siya, it says sir, nga dangerous daw ang L-shape nga purma or irregular shape nga purma nga building, especially kanang mga high-rise, no? Pag high-rise siya, medyo risky, pero kung bungalo lang na siya or one story, way problema, no? So kung high rise na siya class, tapos naka L shape na siya, delikado na siya. So unsa may buhaton na tuan eh? So ang buhaton na tuan niya is atoa silang i-separate. Kaya ang tendency magud ana is kung ang direction sa kuan, ang direction sa linog is going in this direction. So ang diri dapita weak, kaya ang iyang kuan man niya, iyang porma kay weak man siya, no? Kana bitong dili siya supported in this direction but supported in this direction. So dire is weak, dire is leg on. So iniglinog ana ang kini siya nga portion makrumble lang dire dapita mabilin, no? So much better nga i-separate nato ni siya. Kaya ang tendency magud ani pag mo-action ang linog ani, dire ang weak, dire ang leg on. So since nga weak ni siya dire dapita, pag musayaw ni siya dire maapil ni, no? So pinakadabist ani i-separate nato na sila bulagon, no? Pag mo kuan na siya class, pag mabulag nato siya, so ang iyang porma na niya is more likely some sort of halos dol-dol na siya sa square, no? Okay, so kaya na niya mo support in this direction. So just in case umag-fail ni siya dire dapita, dili ni siya ma-appeal, no? Okay, so kung dire man good, kung naka L-shape siya, pag musayaw ni siya dire dapita, ma-appeal ni, so entire building na noon ang ma-GG, no? Okay, next. Okay, so these are the examples of shapes of structures, no, building. Okay, I think murag wa naman siguro inguna ning klaseng kuano design sa building. Okay, so kung inguna, kung naman inguna ni, so it's a no, no? Dili siya pwede na siya i-apply nga type of geometric design. Ang pinakamaayo is imuha silang i-bulag-bulag, no? Okay, muna siya maayo. Okay, just in case ug mag-fail ang isa, dili madamay ang isa, no? Okay, next. Okay, flow and analysis. Matay medyo taas-taas na mga kita gi-discuss. Okay, kaya pa ba? Hello. Kaya pa? Kaya mukat? Okay. Continue na lang nako, no? So napatay 1 hour na bilin. Ay, napatay half hour day. Okay, so gamay na lang, no? Gamay na lang yun. Gamay na lang ang tos. Okay, next. Okay, the load flow, no?
So kung mag-design mo class, asa man mo magsugod, no? So mag-design mo og section. Ideal class nga ang pinaka nindot nga mag-design mo og building is magikan gyud mo sa taas, no? Okay. So nganong sa taas man? Kay kung dire magunta sa tunga-tunga mag-start, dili nato maapil ang load nga gikan sa taas, no? Of course, taas kita mag-consider una, no? Mag-design. Okay. So asa man una magikan? So direkta sa truss. Ang roof class, okay. Ang roof is maghatag na siya og load gikan sa truss. So, unsa maning mga load ganing gikan sa roof? Okay, more likely wind load, live load, roof live load, roof live load tapos dead load. So mo lang na siya, no? Ang sa roof nga maoy ipasa niya sa truss. Okay, so after ana maka-design ta sa truss. After nato maka-design og section sa truss. Okay. Ang kanang reaction sa truss ipasa nato na siya sa atoang roof beam. So maka-design na ta og section sa roof beam, no? Gamit ang kadtong mga reactions sa truss. Ang kadtong mga reaction sa truss mahimo naman to silang mga concentrated load, no? Okay. So mapasa sa roof beam. Karon, ang roof beam na to class, since nakakabit man na siya sa atong upper column, so ang roof beam na to, kanang reaction sa itong roof beam, ipasa na niya dito sa atoang upper column. So makahimo na taog section sa atoang upper column, gikan sa load nga gihatag ni roof beam. So pag-abot sa upper column, okay, muadto ta dito sa atoang ground column. Pero just before ta muadto sa ground column, naatay islab, no? Sa may portion diri ah. Si islab mao man na siya usually gina-applyan og load especially sa mga occupants, di ba? Para sa nang mga tao, mga furniture, mga appliances, chitara, no? Okay. So gikan kay slab, since slab ang gi-applyan og load, ipasa na niya dito kang second floor beam, no? Ipasa na niyo dito sa kang second floor beam, tapos kay kini sa slab class gikarga na siya ni floor beam, no? Gikarga na siya. Pagkahuman after nato makakuha og design kang floor beam, so ang iyang reaction ni floor beam si hang tumoy since nakakabit man na siya kang kuan kang kolom, so ipasa na niya dito kay ground column, no? So kinsay unsa na yung mga load nga gipangkarga ni ground column? Ang load nga gikarga ni ground column gikan kang upper column and kang second floor beam, no? Dayon makahimo na tag section kang ground column. After ana, si ground column ipasa na niya dito kang base column. Asa man dapita si base column? Diri dapita, no? Kanang duol na sa foundation. Okay. Si base column mahimuan na nato siyang design gikan sa load nga gikarga ni ground column, no? Okay. So ang katong mga load karon, no, nga almost the entire building ay ang gikarga, iyahan ang ipasa sa foundation, no? Kinsa man na si foundation katong footing, no? Kanang footing. Now si footing class kanang foundation may bala nato kung pila ang iyahang ilubong sa iyaha ilalom sa yuta, no? Iyahang depth niya tapos pila ang iyang section unsa siya kalapad, no? So ang iyahang gilapdon niya class magdepende po na siya sa soil bearing capacity. So unsa man ang soil bearing capacity? Kanang capacity bitaw sa soil nga mo handle siya og load, no? Okay. Kung ang soil bearing capacity class is taas, meaning to say lig-on ang yuta, no? Gahi ang yuta. Kung gahi ang yuta, so dili nimo kinahanglan mo design og footing nga lapad, no? Dako og section. So kung kuan siya class, kung taas siya or lig-on siya nga klase nga yuta, gahi siya nga klase nga yuta, so okay ra og gamay nga section. Pero kung humok gani siya nga yuta, kinahanglan nimo mag design og lapad nga footing. Instead nga 1.5 by 1.5 ang iyahang section sa imuhang footing, himuon nimo na siya og 2 meters by 2 meters.
kay humok man ang yuta. Of course, imagine on laguna ninyo class nga kana bitong stand bitaw sa motor. Okay. Kung ibutang inyong stand sa motor sa may lapok na porsyon, di ba mulubong ang stand sa motor. So imong buhaton mangita kag bangil. Ang imong ibangil nimo kadong flat, di ba? So ingon na ang concept sa footing, no? The more nga flat siya class, the more nga mas kaya niya i-handle ang pressure, no? Kay kung gamay magud ang section niya sa kuan sa footing, mulubong siya, no? Okay, so para di siya mulubong, kinahanglan nato mag-design og lapad-lapad nga footing. Karon ang kadung load karon nga tuwa sa foundation ipasa na niya sa soil. So ang ending ani sa tuwang load is tuwa kang soil. So make sure gi nato kung magtukod ta og high-rise nga building, isa sa mga i-consider nato is you have to determine the soil bearing capacity. So makuha naman nato ng soil bearing capacity by means of soil testing, no? Magpa-test mo sa soil. Okay. So mo lang ginay pamaagi gyud para may balaan nato ang attribute sa soil, no? Or characteristic sa soil by means of soil testing. Okay, so I guess unta nasabtan ninyo ang flow, no, sa ato ang structural, no? Okay, so load flow niya. Okay, so mo ni siya ang layout class. So mo ni siyang slab, tapos ang slab is gikarga ni beam. Si beam is gikarga ni column. Okay, so mo na siya. Okay, next let us go to the structural failure. Last na gini siya class. Hapit na tamo man. Okay, so structural failure class, ang akong ipakita na lang nako is image. So wala na tayo bla bla. Okay. So when it comes to kwan class, different types of structural failure na atay buckling, na atay compression, na atay shear. So unsa maning buckling? Kana bitaw ang tendency nga tungod sa kataas sa member, sa column nga member, ang iyahang slenderness ratio, di ba? Okay, so di pa mo makasabot unsa nang slenderness ratio. Pag damor nga taas ang imuhang column class, concrete column, the more siya nga mo sway ba, mo side sway, no? Kana bitaw mo luyat siya ba, mo sayaw siya, no? Okay. So, ang concrete na to class is dili man siya maayo para ana kay concrete good. Ang concrete is good for compression lang yun na siya, dili siya for tension. Kung steel na siya class, okay. So, dili taka experience of buckling sa steel. So, maka-experience lang siya ng buckling sa steel pag siguro, taas rapod kayo ang iyahang kung dili niya ma-handle ang compression, no? Okay. But in concrete class, may tabo lang ng buckling pagtaas ang iyahang length sa iyahang member. So muna siya, mabawag siya, no? Mabigay siya, no? Mabali. Okay. Now, sa compression nga part class, ang problema dili sa compression nga part is kanang sa stirrup, no? Pag ang iyong stirrup ninyo is isa lang nga murag gigakos lang siya nga murag bakos, okay, more likely maka-experience na siya og compression failure. So mo tong gipakita na ko sa inyo ha class nga ang inyuhang kuan ninyo, ang iyang lateral ties ninyo, okay, lateral ties man day ang tawag pag kuan column, pag sa beam that is stirrup, no? Okay, dapat ang lateral ties nimo it should be nga double or triple ba, as long as magunitan nila or maangklahan niya ang kada main reinforcement, no? Maangklahan, magunitan niya pirmi, no? Okay, para dili siya mubuto, no? Okay, next is the shear. So the shear class, the problem also of shear is the inappropriate size of kining lateral ties, no? Kuntahay, instead nga ang gamito nimo is 10mm, no, nga lateral ties, ang gigamit is 8. So dili siya appropriate for shear failure. Then aside from that is the distance of the lateral ties. Isa pod na sa maka kwan pod maka contribute pod og kanang strength is ang distansya sa kada lateral ties. Diba kung makapansin mo class kanang naigi-construct a building, makakita mo nga ang kadong mga lateral ties or stirrup
is somewhat kung asa gay napita ang sa may pinaka support nga side, maoy pinakagagmay og distansya. Pero kung padulong na siya sa medyo tunga class, nagkaanam-anam nagkadagko ang ilahang distansya. Okay. So ang purpose ana class mo nang gigagmay ang distansya dito duol sa may support, it's because para malikayan ang shear failure. Kay kung hatagan maguni mo dakong distansya gikan sa sugod pa lang daan duol sa may support, posible siya nga mapikas, no? Okay. So kung mapikas siya, that is considered as a shear failure. Okay, so ning ganiha mura na siya no gipadako. Okay, nibuto na siya. Okay, ang style man gud siyang stirrup ani niya class is somewhat isa lang no, gipagakos lang siya. Isa ka buok nga klase na stirrup. Pero kung ang stirrup nimo lateral ties is somewhat daghan nga klase no, kay para magakos ang main reinforcement, then okay na siya no, dili na siya mo kwan mo experience og ingon ani. Then isa pud sa mga nakita nako direct class is ang size sa bakal. Kung ang size sa bakal niya is somewhat, kung kaya gay niya kung kaya ka maka-provide og 32 nga bakal. Ang bakal nga 32 is mo na gina siya pinakadako nga RSB, no, reinforced steel bar. Kung kaya mahatag ang 32, 32 gamita. So ayaw paggamit og let's say kung butang na to. Ang gi-require dapat is 20mm nga bakal. Instead na 20mm mong gamiton, nagbutang na inoong ka og 10 nga bakal, dili pwede, no, as a main reinforcement. Or dili po ka pwede mong gamit og 12, or pwede na mong gamit og 16, no, as an alternative. So narin na siya in between, 16 or 20. Di ka pwede mong gamit og mas baba pa na. Kay kung medyo gamay nga section imuha, instead of using the required section or required diameter of the bakal, ang may tabuana niya is luyat siya, no? Luyat. So ang may tabuana ingon ani, no? Buboto siya. Pare ani pod, buboto. Okay, next. Bearing failure. So ang bearing failure class, it only applies to the steel. So unsa man ang bearing failure? Okay, kana bitaw ang tendency niya is mubawg siya sa kagadugayan niyang kuan ko tahay dili niya makaya ang load. Okay, mubawg na siya, no, bearing. So mo lang sa steel. But ang nakanindot lang sa steel magfail is somewhat dili siya shear, no, nga mapikas. So napakay tendency nga maghatag siya og warning, no. So gapo ang steel gamiton class, no. Pero ang kasagaran failure lang gyud nga likayan sa steel kanang paggamit og steel ang sa may connections niya. Dapat ang connections niya, it should be secured, no? Either bolted or riveted. Pwede po siya welded as long as tama ang pagka-weld, no? Okay, shear failure, no? Sama sa na-mention ako. Okay, so that's it, no? So, I hope nga naamoy na-learn sa kuha. So, unsa man, question so far, naamoy panguta na? Hello? Wala na, sir. Okay, pangutana. Wala mo'y pangutana? Ako'y mangutana ninyo. Okay, so pangutana. Sir, i-upload ninyo mo ang recording? Yes, of course, i-upload na ko, no? Okay, para ma-recall ninyo. Okay, so unsa man, question so far, wala mo'y lang pangutana? Or namoy pangutana, mali kong pangutana, dapat namoy pangutana. Namoy pangutana, unsa man? Kay entertain na to. Kay wala? Wala? Kasi sure na mo, wala yun. Namoy pangutana? Hello, buhi pa mo? Okay. So okay, magkuha na lang ko, no? Mag-attendance na lang ko kay may maningog. Sige na lang.
Okay, I hope with this lecture nato for today, namo'y makuha, no? So, hopefully, with this lecture for I have, will help you on the near future kung naamoy mga design ninyo nga subjects. So, thank you sa inyohang time. But by the way, stop sana ko ang recording kay magkuha na ta, no? Mag kaning attendance. Okay.